So we are back again, guys, dito sa Video Love TV. So for today's video, ayan, nakita nyo naman siguro sa thumbnail or sa title nitong video. So for today's video, mga love teams, magbibigay tayo ng konting mga tips kung paano nga ba tayo nakakapagpa-itlog kaagad or nakakapagpa-pares kaagad ng mga breeder. Ayan, may dumi pa tayo dito sa ulo. So kung bago pa lang sa YouTube channel, huwag mo nakalimutang mag-like, share, subscribe, and click mo na rin yung notification bell para lagi updated sa mga susunod pa nating video. So kung paano nga ba tayo makapagpa-pares today, kung paano tayo makapagpa-itlog kaagad ng mga breeder, alamin natin. Tara, dumi natin. Ayan, malapatid. So, medoy tayo din kanina. Gumawa kasi tayo ng motor, malapatid. Halos katatapos lang din natin. So, nagpalit tayo ng muffler ng motor natin, malapatid. So, bago pala tayo pumunta doon, bigyan muna natin sila ng tubig. So, nagbabad nga pala ako ng bawang, malapatid, kanina pa. Ayan. So, sila Mia, nabigyan na rin natin sila ng pagkain. Bali, bibigyan na lang natin ng tubig, malapatid. Ayan. Supplier, ayan. Unahin na natin lagay sa playa, mga lapatid. So, yung mga bawang ayun sa ilalim. Nakapailalim, mga lapatid. So, lagay muna pala natin yung mga stock bird and then breeder natin para mamaya yung mga matitirang bawang sasama natin dun sa inuminan ng flyer natin. So, mamaya nga sasabihin ko, ayun o, nakaka-wipay slash camera man natin. So, yan yung nakakatulong natin, mga lapatid. So, palatada dito. So, isa hindi nagpupunta dito. So, actually, may pasok na kami. May pasok kami niyan, mga lapatid. Kaso, di tayo nakapasok dahil nga may ginawa tayo. Gumawa tayo ng motor. So, ito nga mamaya, sasabihin ko rin sa inyo yung bad news natin about dito sa breeder na to. Sa kila David White. Then, yung good news natin about naman dito sa kila, tsaka kay Lita. So, mamaya sasabihin ko sa inyo yan pagkabigay natin ng inumin. Kaya bababad natin to hanggang mamaya. Para ma-flashing natin sila. Then mamaya off-cam. Bibigyan ko ng bawang. Susubukan ko sila ng bawang, yung mga flyer natin. Then mamaya tanghali, bibigyan ko ng kalamansi, papatakan ko, malapatids. Ban, bigay mo nga to dun, ban. Kasi iba na lang pagbibigay natin, malapatid. Ayan, nasali ko na lahat. Nabigay mo na dun. Ayan, malapatid. So, ngayon punta naman tayo dito para mapag-usapan na natin yung mga way natin kung paano nga ba tayo nakapagpa-breed kaagad at nakakapagpa-itlog kaagad ng mga lapate. Then, at the same time, sabihin ko na rin sa inyo yung bad news and good news natin sa mga breeder natin. Ayan, bukas ko lang yung ventilador, mga lapatids, dahil mainit. Ayan, bangkuhan tayo. So, yung good news muna natin, mga lapatids, is umitlog na sila, Lita, mga lapatids. So, ito, ayan, nasiha na yung lock. Ayaw umano ng lock, ayaw ma-adjust. Ayan, ayaw nilang pakita eh. Ayan, mga lapatids, may isa na silang itlog. Ayan, hindi ganong kita. So, ito. Ayan. So, babalik na natin. Baka matampuhin itong breeder na to. So, first time nga natin gagamitin yan. Then, ang bad news naman dito, mga lapatids, is aalisin natin yung itlog nila, David White. Dahil nga yung papasita sana natin. Ban, huwag ka munang maingay, ban. Ayan, pupukasi siya doon, mga lapatids. Dahil nga yung papasita natin dito, mga lapatids, is hindi napisa or hindi nag-fertile pala. So, it means itong itlog na to is hindi natin pwedeng ituloy dahil nga mapipiga to. So, yung pasisita talaga nating itlog sa kanila is hindi nila masusubuan. So, alisin ko na to. Ito nga itlog, mga lapatids. Eh, fertile parehas to. Sa pagkakaalam ko dahil madalang maglabas ng hindi fertile sila David White. Ano? Medyo makulay na, maputi na din yung kulay. So, 5 days na yata to or 4 days. So, ngayon, lalagay ko na dito para sa paggamit ng hingi, mabigay pa natin. Sayang kasi to eh. Ayun. So, dalawang itlog. Okay, mga lapatid. So, ayan. Medyo pag-akimbo natin yan.
Ethiopia. Yeah, medyo pagak yung boses natin yan dahil may ventilador nga. So, tatayo tayo para hindi sumagabal yung ventilador, mga kapatid. So, ang technique nga natin para makapagpapares tayo agad is gumagamit nga tayo ng mga kapatid, separator or yung pangharang sa gitna. So, alam naman natin lahat yan, mga kapatid, sa pagkabasa lang ang ibon na pagpaparisin natin ay kailangan may nakaharang sa gitnang transparent or yung screen. Screen, kawayan, basta yung nagkakakitaan sila pero hindi sila magkakaroon ng contact or yung hindi sila magkakatukaan. Dahil sa unang araw, mga kapatid, magbubugbugan yan, pwedeng mabulag or masugat yung isa sa mga breeder nyo. If yung hen yung matapang, yung cock yung maaaring masugat. If cock naman yung matapang, yung hen yung magiging masusugat, mga kapatid. So, yun nga. So, gaano nga ba natin katagal pinagpaparis ang ibon? So, sa akin, mga kapatid, sumaabot ng 3 hanggang 1 linggo bago natin makapagpares. Pero yung iba, umaabot pa ng 2 linggo bago magpares yung ibon. Yun yung mga mahihiyaing ibon. So, sa case naman nila David at saka Mariana Blue, nung pinagpares natin sila is, hindi na natin lagyan ng separator dahil dati na lang kapares or dati nang kapares ni David White yan, kaya hindi na sila mag-aaway, mga kapatid. Kita nyo naman na nag-bait sila kaagad. So yan, mga kapatid, 1 week lang, iitlog na ulit yan, 2 na yan. Masasabay na naman dun sa itlog sa asyenda, mga kapatid. Itong sa baba, papapiga natin yan dahil may pagdadalan nga tayo nung isa sa inakay, then yung isa sa atin. So subukan natin linyada ni Anon, mga kapatid. So, yun, paano nga ba iitlog nga pala, mga kapatid? Paano iitlog ng maaga yung kalapate? So kailangan mag-mate muna yung ibon nyo, or magpares muna sila, magpatungan. So, para ma-achieve nyo yung magpares sila, mga kapatid, kailangan ang loft nila or ang kulungan nila is nasa hindi daan ng tao, nasa tagong lugar, tulad nito, sa ganyan, hindi ganong puntahan ng tao. So, kailangan ipapwestin nyo yung kulungan nila sa hindi sila na bubugaw or na i-stress, mga kapatid, dahil kada mabugaw yan, yung hen uuhong yung itlog niyan, mga kapatid, babali, parang hindi niya ilalabas hanggang sa masisira sa katawan niya, pwede pang mamatay yung ibon nyo, mga kapatid. So, kailangan, number one tips is, yung kulungan nyo or breeder cage nyo is dapat nasa hindi daanan or nasa wala sa pintuan, wala sa daan, para hindi na-stress yung ibon. Then, second, mga kapatid, kailangan nyo ng space. So, yung ganyang kalaki, yung kulang 2.5 feet or 2 feet na space para sa 2 ibon is maganda na, mga kapatid. Pero yung kakalahatiin mo yan is medyo di tayo pabor doon dahil hindi maganda yung nagiging resulta doon. Doon nababansot yung ibon. Hindi nagpapares yung breeder. Hindi kasi magsusubo yung breeder noon, mga kapatid. So, yun na nga yung mga tips. Then, rin pala, mga kapatid, yung para umitlog ka agad is magbigay kayo ng nest spot after nilang mag-mate. So, huwag kayo magbigay ng nest spot pag hanggat hindi sila nag-mate. Dahil kukutkutin lang ng kukutkutin ng cock yun, mga kapatid. Then, possible na maglay ng egg yung hen kahit hindi pa sila nagme-mate dahil meron na ng nest spot. So, tip ko lang sa inyo, mga kapatid, base rin sa experience natin, huwag tayo nagbibigay ng nest spot habang hindi pa sila nagme-mate or habang hindi pa sila nagpapares dahil malaki yung chance na hindi mag-fertile. Meron naman palang mga ibang breeder na nagpe-fertile pa rin, may chance pa rin na may mag-fertile, pero may chance din na hindi mag-fertile yun, malapatid yun, naglalagay kaagad ng yung nest pot or nest bowl. So yan, hinahanap ni David White yung itlog niya, wala na. So itlog na rin yan, pagkakuan. So dito sa baba, wala pa yung second egg, pero siguro bukas, nandiyan na yun. So yung itlog nga pala nila na yun is nung makalawa pa lumabas, or kahapon nga ba? O kahapon, mga kapatid. So, baka mamaya or bukas ng bagay yung kasunod niyan. So, yan, tulad niyan, nabubuo na yung stress natin ibon dahil maingay tayo dito. So, yun nga yung mga tips natin, mga kapatid. Kailangan ang ibon is hindi nabubugaw or hindi na i-stress. Number one yan. Then, number two, kailangan nyo mag-provide ng space. Number three, huwag kayo magbigay kaagad ng nest spot. Then, number four, separator, kailangan nyo maglagay ng separator. Then, meron pa pala, mga kapatids, yung, nawala sa isip ko tuloy. Ayun, yung mga kapatids, yung condition ng ibon nyo. So, kailangan ng ibon nyo or ang breeder nyo is,
Bago nyo sila i-breed is nanggaling sila sa maluwag na lugar tulad ng stock cage, ng flyer's loft, para yung katawan nila is mapagpag or ma-exercise, hindi magkasapola yung hen, malapatid. So ano nga ba yung sapola? So yung sapola, malapatid, yun yung taba sa puwet or sa ilalim ng parte ng hen. So pagka nagkasapola yung hen nyo, hindi niya mailalabas yung egg. And then may ipit doon, maaaring mabasag sa loob ng katawan and maaari pang mamatay yung ibon nyo. So kailangan, kung bago nyo i-breed yung ibon nyo, is nasa magandang kondisyon. Maganda yung katawan niya, kapain niyo yung sa gawing puwet kung hindi alang sa pola. Yun, pagka na-achieve niyo na yung mga ano na yun, then kailangan namumulbos yung ano, yung buong katawan. Yung ilong, yung paa, yung pakpak. So kailangan nagpupulbos yun. Yung pagka hinawakan nyo, namumuti-muti or dumudulas yung kamay nyo. So yun yung mga technique natin or mga tips na ginagawa natin pagka magbibreed tayo. So ngayon mga lapatid, end na natin itong video dahil late na ako nyan sa eskwelahan. Hindi pa tayo nakakapasok, katatapos ko lang gumawa. So yung shoutout natin, iipunin pa rin natin mga lapatid. So papadamihin natin ang papadamihin yun. So sa next video na alay, shoutout mga lapatid. So sana nakatulong yung tips na sinabi ko sa inyo. Kung paano nga ba tayo nagpapares ng ibon at nagpapaitlog agad. So hanggang dito na nga lang ito mga lapatids. Thank you for watching this vlog. Please like, share, subscribe, and click the notification bell para sa masusunod pang video. Okay mga lapatids, so yan no, sinisilip pa noong lopman natin yung dating itlog. So fertile yan kung gusto mo sa'yo na lang. Okay mga lapatids, bye bye!